Kailan ka ba magiging handa para sa akin, Ikay? Kailan ba ako hihigit sa mga plano mo sa buhay? Kailan mo ako pipiliin? That's unfair. Araw-araw kitang pinipili. Hindi ngayon! Hindi ngayon, Ikay! Lalo na kung alam mong tama ka. Pero sa mga pagkakataong ito, kailangan natin matutong pumili ng laban natin, Ikay. Sundin mo na lang yung gustong mangyari ni Tita Ipiang sa script, ha? Para malakna natin ito. Dati naman ang smooth lagi ng pagpapa-approve natin ng script sa kanila, di ba? Pero iba nga to, Denzel. Sobrang importante ng kwentong to sa akin. Lahat naman ang kwento mo importante sa'yo, di ba? Pero iba to. Basta tinatrabaho ko na. Kainis naman ang dami niya pong tinanggal na eksena, eh, mas madali ng protos. Silver linings lang. Naglolokohan naman tayo, Ikay, eh. Akala ko ba naiintindihan mo ang revisions? Alam niyo ba, ngayon lang ako nabastos ng ganito. Sobra ang binigay kong tiwala sa'yo nung binigay ko ang project na ito. Ano, Ikay, kaya mo pa? Sa Ibyang, ano lang, medyo mabigat lang yung pinagdaraanan ni Ikay in life. That's bullshit, Denzel! Lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Oo naman. Kayo ba nakita niyo ba akong pumasok sa opisina na umiiyak? O nakasimangot? Never. Kailan ko dinala ang personal kong buhay sa trabaho? Kailan? Pasensya na po, Tia Ibian. Masyado ng maraming pasensya ang binigay ko sa'yo, Ikay.
i-finalize mo to. Dahil kung hindi, papalitan kita. Bye, Chaibyang. Thank you for your time. Nag-aalala na ako sa'yo, Ikay. Kalmahan mo lang dyan. Kalmahan? Eh, pati ako na-agrabyado, eh. Sorry. Bakit ba hindi mo na lang kasi tapusin? Ibigay mo sa kanila yung hinihingi nilang revisions, ibigay mo pati yung hinihingi nilang ending. Kapag sinulat ko lahat ng gusto nila, eh parang niloko ko lang ang sarili ko. It doesn't feel right. Gets mo ba? Masyado mong pinipersonal, Ikay. Trabaho lang to. Para siguro sa inyo. Pero personal sa akin to. This way masasabi ko lahat sa kanya nang hindi ko nasabi tungkol sa aming dalawa. Ano ba ang gusto mo sabihin dyan sa ex mo? Ako na magsasabi, oh. Basta, Denzel. Tatapusin ko to. Ikay, wala naman kasing nagsabi sa'yo na talang buhay mo ang isulat mo para sa pelikulang to. Gusto bang magpahangin na muna? Mag-break? O, kita mo to. Triggered ka kaagad eh. Ang ibig ko sabihin, magbakasyon. Magpahinga ka. Okay? Tapos, tapusin mo yan and then move on. Thank you.
Ano ba naman niya? Pasensya na. Pasensya na, miss. Sa tingin mo, madadaan sa pasensya lang to. Sorry na. Hindi ko kasi napansin eh. Pero kung may insurance ka... Sana kaya isolve ng insurance lahat ng problema natin sa buhay, no? Okay lang ba kung ibigay ko na lang number ko sa'yo? Promise, hindi kita tatakbuhan. Salamat. Salamat. Sobrang salamat. Sige, sige. Ate Bitwin! Ah, okay na! Ay, Ikay! Ay, Ikay, nagbalik! Ano, Mench? Ayun, nandun sa workshop niya. Ang busy naman. Ikay! Ikay, nagbalik! Ulit-ulit? Dami! Oh, asan na yung fresh strawberries na sinasabi mo? Ay! Naku, hindi pa ako nakabili, pero... Mamili na lang tayo sa palengke, ha? Ano? Yeah! Pasalubong ko ba yan? Meron ba? Kaya. Siyempre, meron. Ano kaya? Hindi ko mahal. Ay, dami. Grabe namang gamit yan. Oh! Yes! Favorite man! Paano naman ako? Siyempre meron. Oh, alam mo na. Thank you so much. Oh, stress man nowadays. Thank you. Nasa'yo pala to? Ano ba yan? Gumagana pa ba yan? Ginamit mo tong props, no? Ang cute, no? Gumagana pa! In fairness! Totoo yan? Ang dami kong nakilala dito. Party lang! Tama! Yes, girl? Uhaw ka? Cheers sana tayo. Ay, napahingi pa ako. Ay, bukas ha. Strawberries. Ano bang gusto mo, baby? Ay, ikaw nang pumunta sa palengke, ha? Of course! Okay. Cheers! Cheers! Patamang siya. Ang sarap na. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang maganda. Hello, hello, hello. Hello? Tao po, tao po. May tao po ba dyan? Sa kabilang linya? Hello? Ah, shit! Hello? Hello, hello, hello. Hello? Tao po, may tao ba dyan? Kung ayaw mo matulog, magpatulog ka. Ipapabarangay kita. Shit! Kumana? Hello? Miss, nandiyan ka ba? Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, miss? Hello? 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 Hello, miss? Miss, hello? Hello? Hindi ako titigil hanggat di ka sumasagot.
Hello? Good morning! Oh, bakit mukhang payat na payat ka? Di ako pinatulog ng ingay kagabi. Parang may nagsalita dun sa lumang phone mo. Parang may narinig ano? Akong boses. Ayun, kaya puyat, pumarty line. Sira! Anong plano mo today? Susulat. Ay, alam mo ikaw, kaya hindi mo matapos-tapos yung script mo kasi wala kang... Imagination, creativity. Hindi. Alam ko na yun. Wala kang kalandian. Walang kalandian yung katawan mo. Di ba, Tamensu? Dapat ang art meron yung libog. Ako, ganyan ba? Oo, libog diba? Pala. Tamens, paano ba yun? Alam ako. Magandang magturo yan ang libog 101. Okay, dalawa ha. Libog, alam niya. Tamensu, pa-workshop ka naman. Magaling ka dyan. Mamayang tanghali, magbigay ka ng workshop. Hello? Hello? Okay. Totoo ka. Alam ko ang creepy. Talaga? Saan ka nagkagaling? Teka. Huwag mo ibababa. Please. I heard you last night. Sumagot ka eh. So if you're real, it means... nagtagumpay ako. I'm not interested. I'm sorry. Masaya lang talaga ako kasi ang tagal kong ginagawa tong phone na to. I knew it. Gagana pa to. Ang weird mo. I am. Thank you. Ako nga pala. See you ulit. Bye. Wait. Huwag mong ibababa. Hindi ka ba na-amaze na in this day and age, two strangers nag-connect sa isang old phone? Alam mo, busy akong tao, okay? Pwede ba? Huwag mo akong idamay sa trip mo. Ikaw naman yung unang pumindot eh. Nakaka-elibs lang. Kasi, narinig mo ako. Narinig kita. In short, nagkarinigan tayo. May kakulitan kang taglay, no? May kakyutan lang pong taglay. Corny mo. Ano bang deal mo? Deal? Hindi ako gumagamit ng kahit anong drugs. So ano nga? Bakit ka nangungulit? Hindi ba pwedeng
Masaya lang? Masaya because... Kasi napagana ko tong phone. Ah, mekaniko ka. Parang ganun na nga. Wala kang magawa, no? Paano mo nasabi? Kung ano nang nire-repair mo. Hindi kung ano-ano lang ang nire-repair ko. Madalas sa mga nire-repair ko, may gamit pa. Tulad ng? Ito. Itong phone. Ang hirap kasi sa mga tao, ang hilig sumabay sa uso. Bakit? Ikaw hindi? Hindi. Sige, hulaan ko. Ikaw, every 2 years may bago kang cellphone. Bakit may judgment? See? Yan ang sinasabi ko. Kapag ka nagsawa sa isang bagay, kahit gumagana pa, itatapon na binabaliwala lang. Di ba pwedeng nasira kaya tinapon? Pwede pa namang ayusin, di ba? Hindi lahat marunong mag-ayos ng mga sirang bagay. Pag-repair pa rin naman ng mga sirang bagay yung pinag-uusapan natin, di ba? Sige na. May kailangan pa akong tapusin. Sige. Pag tumawag ba ako ulit, sasagutin mo pa rin. Asa. Asa talaga ako. Asang asa. Pakiramdam ko kasi ano eh, Cassandra yung pangalan mo. Mukha kang Cassandra. Mukha? Bakit? Nakita mo na ba ako? Hindi pa, pero pwede ba? Mga galawan mo eh, no? Alam mo, malakas loob ko. Mukha kang Estanislao. Mga ganun. Hindi ka boses si Yuli. Excuse me, boses si Yuli kaya ako. Mahilig ka sa kape? Oo. Natikman mo na ba yung kape sa Mountain Lodge? Hindi pa eh. Sige, next time. Sana may next time para masamahan kita. Tignan natin. Yan eh. Sabi ko titignan. Hindi ko sinabing oo. First step na yun. Lakas din ang loob mo eh, no? Wala namang mawawala eh. Sa bagay. Pero hindi mo na ngayon. Kakakilala nga lang natin eh. Hindi pa talaga ngayon. Sobrang stricto kaya ng parents ko. Hala! Ay, anong chika? Mukhang masaya ka. Wala. May lalaki ka, no? Ay, lalaki? Nasaan? Nasaan ang lalaki? Ay, dali, kwento. Wala. Ay, nasaan ang lalaki? Wala, wala. Come on, Ikay! Yung nakilala ko sa radyo, kakausap kami. Kala ko pa naman nandyan na yung mahahawakan. I knew it! So, ide-date mo? Ano ko nga ba? Bakit hindi? Anong kinaka-excite nyo dyan? Eh, hindi naman pala i-date. Eh, paano kung killer pala? La, nandun agad ang isip. Eh, paano kung hindi? Hmm. Paano kung mabait pala? Enabler ka rin eh, Nota. I just want you to be more open. Hmm. Eh, di, dalhin mo itong si Between para safe ka. Naku! Pag ako makilala nun, baka sa akin pa ma-inlove yun. Wag na. Ay, wow! Ganda ka. O naman. Saan? Ay, grabe ka. Daliri, patingin. Sa loob ng simbahan, hihintayin kita dun. At paano ko naman malalaman na ikaw yun?
Naka-white ako. Basta pag may nakita kang gwapo sa loob, ako na yun. Kapal na mukha. Kapal na mukha mo. O, basta ha. 15th row, ha. Pag ikaw hindi ka sumipot, nako, lagot ka sa akin. Sigurado ka? Hindi pa kasi dinala yung telepono eh. Oh, basta, dito lang ako ha. Hey, kapag masamang tao yan, sa akin ka lumapit ha. Huwag sa polis. Wow. Oh, okay. Seryoso yun. Sa akin. Okay. Sa akin. Sa bagay, medyo pumayat kasi ako eh. Nawala na yung mga muscles ko eh. Hello? Abi, ganito pala yung pakiramdam ng mag-ghost. Ikaw yung nakabanggaan kong sasakyan sa Canon. Ha? Ako yung nakabangga sa'yo sa Canon. Ano? Paulit-ulit? Ikaw yung nakabanggaan kong pogi sa Canon. Salamat. Alam ko, gwapo ako. Pero paano mo ako mababangga eh? Wala naman akong sasakyan. Ano? Wala akong sasakyan. Nag-commute nga lang ako pababa dyan eh. So, hindi ikaw yung nakita ko sa simbahan kanina? Malamang mas gwapo pa ako dun sa nakita mo eh. Talaga lang ha. So, nag-commute ka kanina. Taga saan ka ba? Tiga Atok. Ah, Benguet yan, no? Tama. Mm-mm. Ikaw ba? Ako Quezon City. Pero andito ako ngayon sa tita ko. Bakasyon? Parang ganun na nga. Ano bang ginagawa mo sa buhay, Ikay? Writer. Nax. Showbiz. Ano yung mga teleserye, pelikula, ganon? Pelikula. Kunin mo naman ako artista, yung mga papakain sa buhaya o kaya yung mga sasampalin. Pwede ako sa mga ganon. Sige, pag kailangan, nire-reko kita. Ikay. Bakit? Nagpunta ka talaga kanina, pero nagkasalisilan tayo. Siguro. Uy, pero nagpunta talaga ako, ha? Sapat na sa akin yun. Naniniwala kasi ako na kapag walang dumarating na opportunities, ikaw na dapat ang gumawa ng opportunities para sa'yo. Kaya, panaysali ko sa mga writing workshops eh. Kasi minsan, hindi na effective yung paglalagay ng reviewer sa ilalim ng unan eh. So, mas career ka more than love? Oo naman. Ang career, hindi yan gigising isang araw at sasabihin sa'yo, ayoko na. Hindi na kita mahal.
Ano bang ginawa nila sa'yo at ganyan ang pagtingin mo sa pag-ibig? Ala, di ako ready dyan. Aga pa, oh. Oh, kamusta? Oh, bakit? Ikaw yung tumawag eh, di ba? Ah, napindot ko lang. Oh, may tinga. Alam mo, feeling ka. Anong pinagkakaabalahan mo? Nagsusulat. Hindi naman ako nakakastorbo. Hindi naman. Ikaw ba? Anong ganap mo? Nagre-repair ng microwave oven. Hala? Kung ano-ano talagang ginagawa mo. Babalik talaga tayo sa usapin na yan. Alam mo, pareho kayo ng tita ko. Ang hilig niyo sa mga lumang bagay, magkakasundo kayo. Eh di ayos. Alam ko na kung paano magpapalakas sa tita mo. Bibigyan ko siya ng lumang microwave oven. Ikaw ba? Bakit ang hiling mo sa mga lumang bagay? Alam ko kasi na maraming oras at energy ang nilagay ng gumawa sa bagay na yun. Pag naisip ko yun, ayoko na itapon. Sana lahat katulad mo at ng tita, no? Sana lahat hindi madaling makalimot. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi ka ba takot mag-isa? Madalas naman ako mag-isa dito sa bahay. Hindi, I mean, mag-isa. Ah, hindi. Ikaw ba? Hindi rin. Kasi natutunan ko na hindi dapat umiikot ang mundo mo sa isang tao lang. Para kapag naiwan ka mag-isa, buo ka pa rin. Sabi sa akin ni Tata Menchu, kailangan 90-10. 90% para sa sarili mo at 10% naman para dun sa taong mahal mo. Para kapag malungkot ka o manghina ka man, hindi mo kailangan maghanap ng saya o lakas dun sa taong yun. Kasi 10% lang naman yung binigay mo sa kanya eh. So makakakuha ka pa rin ng lakas sa sarili mo. Pa-strong. Lul. Ito, hulaan ko ah. Ikaw yung tipo ng tao na kapag ka naramdaman mo na iiwan ka na, uunahan mo na. Hoy, hindi no. Yung last boyfriend ko, siya nang iwan sa akin. So siya yung nakaramdam na iiwan mo na siya? Grabe tong usapang to ah. From microwave oven ngayon, nangaatake na. Valentine's Day pala bukas? Oo nga. Yayaman na naman ang mga kapitalista bukas. Hater? Igay. Hmm? Pwede na ba kitang makita ulit yung totoo na this time? Sorry, sorry. Bakit ka nagsasorry? Eh, baka nakukulitan ka na eh. Pwede naman. Pwedeng nakukulitan.
sira. Pwede naman tayo magkita. Balik na lang po, ma'am. Dito na ako. Ako rin. Nasaan ka? Saan ba entrance nito? Malamang sa harap. Teka. Boss? Sarado. Opo, boss. Sarado, boss. Salamat. Sarado daw eh. Paanong sarado? Ayun ang nakasulat. Closed for a private event. Kahit nandito na ako sa loob, pumasok ka nga't mainit. Paano ka nakapasok? Eh, sarado nga. Ano to? Gantihan? Prank? Tigilan mo ko. Pumasok ka na. Promise, sarado nga. Kanina pa ako nag-aantay dito eh. Wala akong ibang nakikita kundi mga taong may uling sa noo. Ash Wednesday pala ngayon. Anong Ash Wednesday? Oh, sige, sige. Ganito. Gusto mo, sa cathedral na lang tayo magkita. Para makapagsimba na rin tayo. Yuli kong joke to. Hindi nakakatawa. Monday ngayon. Nasaan ka ba't nakakakita ka ng mga taong may abo sa noo? Andito nga, sa labas ng ano, Mountain Lodge, sa may Leonard Wood Road, Baguio City. Kung ayaw mo makipagkita. Okay lang naman. Hindi yung gumaganyan ka. Para kang tanga. Hindi ako nagsisinungaling. Ba't ako nagsisinungaling? Ah, sige. Sandali. Ate, pasensya na. Pwede mo bang sabihin sa kausap ko kung anong date ngayon? February 14. Anong year po? 2018. Salamat, ate. Salamat. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Lucy? Feb 14, 2018, Wednesday, Ash Wednesday. Anong 2018 ka dyan? Feb 14, 2022. Monday ngayon, Yuli. Ha? Alam mo, kung ayaw mo makipagkita, okay lang naman. Kung may emergency ka o kung anong dahilan mo. Pero Yuli, wala naman sanang gaguhan. Ikay. Ikay.
Checkpoint. Ang gago, di ba? Ang dali lang naman sabihin na, hindi niya ako bet. Ang secret kasi sa blind dates, dapat hindi ka nauuna sa meeting place. Oh, ganun ba? Kasalanan mo to eh. Bakit ako? Kasalanan. Bakit ako? Tamensh, pangit ba ako? Hindi ka pangit. Pero di ka din maganda. Sila isa lang nagtatanog niyan. Masaya talaga ako, Tata Menche. Wow, saya. Ay! Happy? Happy? 10 points. Hello? Hello? O ano? Easy. Anong easy? Sapakin kaya kita. Ano nangyari? Di ba ang usapan natin Mountain Lodge? Oo nga. Ikaw itong parang timang na panaysabing 2018 ngayon. Gago ka ba? Ganyan ba galawan nyo ngayon, ha? O ano? Hindi ka na magsasalita? Hindi. Iniisip ko lang talaga kung ano nangyari kanina. Kupal ka lang talaga. Ayun ang nangyari. Ouch! Anhin ko yan. Number ko. Gusto mo tawagan mo ako ngayon? Ano uli? 0929-621-9531. O ano? Hello? Who's this? Ano na? Wala akong panahong makipaglokohan sa'yo. Hello? Wala akong natatanggap na tawag eh. Sa Facebook, subukan mo. Hanapin mo ako, Yuli Leonida. Ang dami niyong Yuli Leonida. Alin dito? Subukan mo yung totoo kong pangalan. Ano na? Sandali, naghahanap ako ng lakas ng loob eh. Mabaho kasi. Huwag mag-alala. Hindi ko aamuin. Yulohio Leonida. Wala. Wala? Paano wala? Yuli, wala akong panahong makipaglokohan sa'yo. Promise, hindi ako nagsisinungaling. Kung gusto mo, puntahan pa kita kung nasan ka. Bihis na bihis, ah. Saan ang punta? Papahangin lang sa labas, ta. Ay, sis, magtatrabaho na naman yun, eh. Ay! Ay, dalhin mo to. Ay! Dalhin mo na. Ikaw gumagamit nito ngayon, di ba? Kulit? Hello? Ikay? Nandiyan ka ba? O ano na naman? Yun, finally. Nasaan ka?
Bakit? Sa Baguio ako eh. Ano ngayon? Punta kita. Nasaan ka? Right Park. Sige, huwag kang aalis dyan ha. Pupuntahan kita ngayon. Bahala ka sa buhay mo. Nasaan ka? Nandito na ako. Gazebo. Nandito ako sa gazebo. Alam mo, hindi ko alam kung bakit ako nagpapaloko sa'yo eh. Nakakatanga. Sige, teka. Ayan. Check mo yung Twitter. I posted a selfie. Tapos type mo hashtag Yuli is here, so is Ikay. Haba ha? Parang mas mabilis mo mahanap. Pakita mo na. Paano nangyari to? Pogi, no? Against the leg. Okay ka lang? Iniisip ko pa rin kung anong nangyayari eh. Lumilipad na ba yung mga kotse dyan? Oo. Saka tatlo na lang gulong nila ngayon. Kwentuhan mo pa ako. Ano pa nangyayari dyan? Wala masyado eh. Kapandemic kasi. Wala masyado, pero kapandemic? More than 1 million ang cases. Daming namatay. Bakit wala nang ganun? Wala eh. Masyadong magaling ang gobyerno. Puta, siya pa rin yung presidente. Wait lang. Bakit ganun? Yung mga recent tweets mo lang nakikita ko. Siguro dahil sabay nangyayari yung present mo tsaka yung present ko? Posible. Baka yung present mo is dictated by the future. Tapos yung present ko is dictated by the past. Shit. Sakit sa ulo. Posible pala to eh, no? Anong ginagawa mo? Sinasampal ko lang sarili ko. Baka kasi panaginip eh. Pero ang galing yan, no? Yung present natin ngayon ay yung past mo at yung future ko. Alam mo bang may 8 albums nang na-release si Taylor Swift since 2017. Hanep ang sipag! Shit. May makikilala ka na nga lang. Nasa nakaraan pa. Trabaho na naman. Inom muna tayo. Kamusta naman pagsusulat mo? Medyo nahihirapan.
Pero laban pa rin. Wala namang madali. Tsaka hindi namamadali ang magagandang bagay. Lahat yan, pinaghihirapan. Tamens? Hmm? Kung may chance ka na may makausap sa past mo, sinong unang-unang mong kakausapin? Ikaw? Ano? Ano namang sasabihin mo sa akin? Sasabihin ko sa'yo na ingatan mo yung skin mo dahil kukulubot ang face mo sa future ng dahil sa trabaho. Ikaw naman? Bakit mo naman na itanong yan? Wala naman. Nagamit mo ako sa sinusulat mo, no? Hindi, no? Niwala ako. Patingin. Patingin nga. Kilala kita, eh. Magkaibang timeline sila. Okay lang ba yun, Tamej? Oh. Bakit mo ako tinatanong? Kwento mo yan. Believe in it. Unless hindi ka naniniwala sa sinusulat mo. Grabe ka talaga, maka-judge. Naniniwala naman ako. Oh. De, okay. Good. Mabuti naman. Tuloy-tuloy na yung pagsusulat mo. Marami ka bang pinagsisisihan sa past mo, Tamens? Madami. If given the chance, gusto mo bang baguhin yung mga yun? You can never go back to your past, Ikay. You just carry it with you. Talino? Mga tanong, grabe naman kasi. Gusto ko lang uminom. Hello? Hello. Sumagot. Ibababa ko na. Alam mo, ikaw, hindi ka talaga marunong tumanggap ng biro, no? Ano namang nare-repair mo ngayon? Ah, wala. Rest day ko ngayon. Ikaw, hulaan ko. Nagsusulat ka, no? Lagi na lang ba? Sa tuwing magkausap kasi tayo, palagi ka nagsusulat. Parang walang pagkakataon na inabutan kita na parang nagre-relax lang. O kaya nagpapahinga. Hindi mo lang naabutan. Anong gagawin mo bukas? Bakit? Nagtanong ako, tapos nagtanong ka din. Bakit nga? Yayain lang sana kitang lumabas at magpahinga. Paano naman? Pumunta ako dyan sa Baguio. As if naman, magkikita tayo. Alam mo, ikaw, huwag kang KJ. Di ba writer ka? Anong connection? Maniwala ka sa imagination. Hindi talaga ako susuko. Talagang ire-repair at ire-repair ko yun. O, bakit? May nakita kasi ako mag-shota dito. Akala mo sikip na sikip sa daan kung magdikit eh. Pag inggit, pikit. Ha? Huwag daw inggitero. Ba't naman ako may inggit? Eh, kausap kita. Bakit? Jowa mo ba ako? Hindi pa.
La Asa. Kung magre-retire ka, saan mo gusto mag-retire? Sa Atok pa din. Bakit? Ayaw mo sa ibang probinsya? O kaya sa Manila? Napakaganda kaya ng Atok. Sariwa yung hangin, ang dami sariwang gulay, ang gaganda pa ng bulaklak. Sa Maynila, napakaguloy. Tapos yung mga tao, self-centered, pakiramdam nila sa kanila lang umiikot yung mundo. So, sinasabi mo ba na self-centered ako? Wala akong sinasabing ganyan, ha? Excuse me, may nakaupo. Meron eh. Pampete. Ano yun? Ano yun? Wala. May umi-epal kasi. Kung ba sinasabihan mong epal? Affected ka? Okay. Sinabi nang hindi pwede at may nakaupo. Miss! Nasaan? Mag-isa ka, oh. May kasama nga ako. Wala! Wala kami meron. Kasama! Nakakainis, di ba? Inirapan ako ni ate. Ano, isasama mo rin ba si ate dyan sa script mo? Pag-iisipan ko. Pwede ko siyang burahin. O kaya, pwede ko siyang gawing sobrang sama. Yung tipong kamumunghian siya ng mga tao. Thank you for today, Yuli. Kilig yarn. Pasikatin mo na yung expression na yan dyan sa 2018. Good night, Igay. Good night, Yuli. Natulog ka na ba? Hindi pa, ikaw. So, pwede pa kitang kulitin. Gusto mo ba? Sigurado ka, hindi ako nakakastorbo. Okay nga lang. Para kung may kailangan akong ipatranslate. Dali kitang matatanong. Sige ba? Basta yung kalahati ng sahod mo sa akin. Yuli! Jeneline! Igay, saglit lang ah. Haga mo ah. Kamusta? Kamusta okay ka? Lang. Tuloy. Sige. Jeneline pala, ha? Parang kulang pa tayo ng ampalaya. Abutan mo nga ako. So, Between, parang kulang ka pa sa pait eh. Ako talaga? Kainin mo. Oh, kasi kulang ako sa pait, no? Ako eh, no? Ayun. Ang blame nun! Ayan, ang pait mo na! Ang pait ko na! Ang pait ko na! Grabe! Mukha ka ang palaya. Ano, magkikwento ka na ba? Sige.
Yuli kasi. Yun, no? Totoong tao nga si Yuli. Nagtutu-time ata, eh. Ata? Di ka sure? Eh, paano ko naman malalaman? Hindi nga nagpaparamdam. Yun lang. Grabe naman kasi ang LDR nyo. 4 years ang layo. Nasiselos ka? Ha? Di, no? Di nga. Nag-DTR na ba kayo? Bakit alam mo yun? Anong ibig mong sabihin? Matanda na ako. So, nagsiselos ka nga? Hindi nga ako nagsiselos. Eh, bakit naman ako magsiselos? Eh, nasa ibang panahon siya. Tsaka malalaman ko ba kung may iba siyang dinidate? Hindi naman, di ba? So, malayang malaya siyang gawin lahat ng gusto niyang gawin. Okay. Huwag mo i-judge. Okay! Eh, huwag mo masyadong garugin. Hindi ko na yan magagamit. Hindi siya nagsiselos. Huwag mo siyang i-judge. Hindi ako nagsiselos. Kailangan ko nang bumalik sa Manila bukas, Damage. Hmm? Natapos mo na ba sinusulat mo? Konti na lang yun. Papasa ko na. Bahala na. Kailangan na rin ako dun eh. Eh, paano kung magparamdam si Yuli? Di ka mag-e-extend? Ang career, hindi yan ang go-ghost. Alam mo yan, tama. nasaktan ka na naman. Sumpa yata natin yung mga artist. Sensitive. Kaya palaging nasasaktan. Nakakatawa nga, Tamench, eh. Nasaktan ako sa taong hindi nga ata totoo. Baby. Anong team na exhibit mo, Tamench? Nalaos na pop culture. Alam mo, Tamench, hindi ko pa natatanong sa'yo. Bakit ang hilig mo sa mga lumang bagay? Bakit mo ginajudge ang pagiging Taurus ko? Oy, hindi ako hoarder, ha? Okay, just to be clear, I'm a hoarder for a reason. So, bakit nga? I value things that have been around and stood the test of time. Tsaka, marami rin silang naituturo sa akin on how to live my present. You don't forget your past, Ikay. You learn from it. Dami mo talagang ebas, Tamench. Oh, pakinggan mo na lang tong artist statement ko, ha? Let me know if it's okay. Sometimes we use the past to cope with life's challenges. When an old song, a familiar smell or pain triggers a memory of an event in our past, most of us pause to experience the momentary rush of emotion until it fades. We take great comfort in this because it's often rooted in shared connections and memories. This sense of connection acts as an armor against the chaos of the outside world. This work is a reflection of how the past helps us to survive the present. This work wants you to connect with the highs of the past and eventually ask yourself, how do things move forward if we're continually looking backward? Tamench.
Hindi na ba talaga kita mapipigilan? I know. Mas importante ang trabaho mo kaysa sa akin. First day ko pa naman sa Makalawa. Try ko bumalik, Tamensya. Pero sa ngayon, kailangan ko munang huminga sa lugar na to. Pero diba, pumunta ka nga dito para huminga. Bakit ba? Palagi ka nalang nauupusan ng hangin. Bakit? May sipon ka ba? Ay, between. Pacheck mo na yan. Sinkainin. Gusto mo sipon? Ay! Tadiri! Hindi na, Tamensya. Dito ka, ha? Kate, between! Miss kita. Ingatan mo si Tamench. Oo naman. Sige po. Bye. Bye. Ingat. Ikay? Ikay. Ikay. Ang lakas mo mang asar, no? After a few days na hindi ka nagparamdam. Sorry, nagka-emergency lang. Emergency si Jenilyn? Nagsiselos ka ba? Uy, nagsiselos. Hindi ako nagsiselos. Gago ka, Yuli. Pinagtitripan mo ako eh. Doon ako nagagalit. Kasi pati itong nasa past ka, eh pinaniwalaan ko. Tapos ngayon may Jenilyn? Alam mo, Ikay, si Jenilyn, hindi ka dapat magselos sa kanya. Kasi malaki na itutulong niya sa akin. Bakit? Scholar ka ba niya? Hindi naman kita i-judge. Bahala ka sa buhay mo. Tumawa ka ng tumawa dyan. Pabalik na ako ng Manila, Yuli. Seryoso? Saglit. Saglit lang. Ayan, check mo yung Twitter. Tinweet ko si Jenilyn. Anong address mo? Pupuntahan kita. Ikay. Yuli, anong address mo? Tao po? Yuli? Tao po? Sinong hanap nila, Ading? Si Yuli po. Dito po ba siya nakatira? Wala nakatirang Yuli dito. Baka sa ibang bahay. Ano ba kompletong pangalan niya? Eulogio Leonida po. Ah, siya yung anak ng may-ari ng pinagbilan namin itong bahay? Yung may cancer? Matagal na ho ba kayong nakalipat dito, Nay? Matagal-tagal na. 2018.
Nakasurvive po ba si Yuli? Nako, wala kaming balita eh. Ang pagkakaalam namin, lumipat na sila ng Maynila. Sige ho, salamat. Ingat ka. Din. Huwag ka nang umiyak. Hindi naman sinabi ni ate na namatay ako, di ba? Nakakalimutan mo na namang i-appreciate yung ganda ng paligid mo. Tingnan mo, ang ganda. Bakit hindi ka nag-start ng chemo agad, Yuli? Time dati. Nirepair ko yung rice cooker namin. Yung cord lang naman yung sira eh. Parang mabilis lang ayusin. Pero nung nirepair ko, mas nasira. Galit na galit sa akin si nanay. Kasi parang alas tres na kami nakapagtanghalian. Natakot ako eh. Na baka unrepairable na ako. Natakot ako na baka imposible ko na magawa yung mga bagay na gusto kong gawin kasi mahina na ako. Lagi ko na sinasabi kay Jenil, hindi naman totoo yung chemo na yan. Imposibleng gumaling ako dyan. Pero nung nagkausap tayo, tapos hindi tayo nagkita sa right park, sabi ko, malayo pa yung mararating ng future ko. Na may chance na ayusin ko yung present ko para maging maganda yung future ko. At saka di ba parang ang sarap gawin ng imposible. Tingnan mo tayo ngayon. Pagbalik ko ng Manila, hanapin kita. Kaya lang baka hindi na gumana yung telepono dun. Tsaka di ba hindi mo patapos yung script? Hindi ko natatapusin yun. Ano sad ending eh. Hindi, huwag mong gawing malungkot yung ending. Tsaka sinasabi mo ba na malungkot yung ending ng kwento natin? Tsaka kahit mamatay naman ako, Ikay, di ba? Hindi dun magtatapos yung kwento natin. Tigilan mo na nga yung patay remarks mo. Ba kayo takot na takot sa idea ng death? Death is inevitable, Ikay.
parte yun ng buhay. Balik tayo ng pwesto. Tingin mo hindi nakakatakot. Dito ka muna, Ikay. Tutulungan kitang tapusin yung script mo. Hindi na kita sisingilin ng sweldo. Huwag ka nang malungkot. Dito pa nga ako. Let's enjoy each other's present. Okay? Uy, gago. Ang sarap ng pinikpikan. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Wala ka kaya sinabi. Wala ba? Ikay? May tanong ako. Ano yun? Malaki ba pinagkaiba mo 4 years ago? Malaki. Paano? Four years ago, siguro kapag magjo-joke ka, madali ako matatawa. O kaya, hindi agad iinit ang ulo ko. Four years ago, alam mo, punong-puno ako ng pagmamahal. Lahat posible. Siguro kung nakilala mo ako noong 2018, tapos tinanong mo ako kung love or career, sasagot ko sa'yo both. Ganun ako kapuno ng pagmamahal. Eh, bakit ngayon hindi na? Siguro mas pagod. Kasi nararamdaman ko na hindi na ako minamahal pabalik ng career ko. Ayan, tuloy. Lumamig na yung pinagpikan. Patuloy pa rin sa pagbabasag si Mika. Sasabihin ni Menchu. So, nagsiselos ka nga. Sasagot si Mika. Hindi nga ako nagsiselos, Tata Menchu. Bakit ako magsiselos? Eh, nasa ibang panahon siya. Saka malalaman ko ba kung may iba siyang dinidate? Hindi naman, di ba? So, malayang malaya siyang gawin lahat ng gusto niya. Okay? Huwag mo akong i-judge. Hindi ka talaga nagselos? Huwag ka masyadong feeling. Work of fiction to. Ano? Tuloy ko pa bang basahin to? Baka nilalamig ka na. Yuli? Yuli, ano nang nangyayari sa'yo? Nandito pa. Sinabi ko namang ayokong bigla ka nalang nawawala eh. Sorry, may iniisip lang. Ano yun? Iniisip ko lang kung sakaling hindi na ako aabot ng 2022. Ayan ka na naman eh. Teka, pinutol mo naman eh. Sasabihin sana ako eh, kaya lang baka mawala ka. Ano ba yun?
kay mahal kita. Si, nawala ka nga. Uy. Bakit mo naman naisip na bigla ako mawawala? Sa tuwing sinasabi ko kasing mahal ko yung isang tao, palagi sila nawawala. Sakit ko na yata yun. Baka one night stand yun. Kaya bigla silang nawawala. Kitang makita, Yuli. Ako din. Gusto kitang mahawakan. Bababa na ako ng Manila in a few hours. Ito naman, nagdadrama pa pag uwi yung nasa isip. Shit, wait. Nasa Baguio ako noon. Nagpaka-turista kami kasi birthday ni Tata. April 20, 2018. Ayun, tama nga. May picture kami ni Tata. Totoo ba yan? Ngayon pa ba tayo maglolokohan? Nakita mo na ba ako? Hindi pa. Nakapula ako. Nakatayo ako malapit sa gazebo. Sa anong side? Wait lang. Ano, dumating na ba ako dyan? Hindi pa din eh. Teka, sigurado ka ba ngayon ka nagpunta? Baka kahapon. Hindi. Sigurado ako. Eksaktong birthday ni Tata yan. Ikay, nakita na kita. Talaga? Nasaan ako? Ganda mo, Ikay. Lalapitan ba kita? Oo. Pero huwag mo lang akong gulatin, ha? Baka masapak kita. Ako, picturean ko kayo. Okay, okay.
Yuli. Magkakatinginan si Namika at Yuli. Mapapangiti sila sa isa't isa. Sabihin ni Yuli, "Nandito na ako, Mika." Akala ko hindi ka na makakarating. Huling usap namin ni Ikay, hindi daw siya makatulog. Pero normal naman yun kay Ikay. Alam naman natin, lakas ng resistensya nun pagdating sa pagpuyat sa trabaho niya. Bakit hindi mo siya pinalikan, Yuli? Takot ako, eh. Takot ako na kung bumalik man ako. Hindi pa rin ako yung pipiliin niya. Ito. Ito yung dahilan kung bakit hindi siya makatulog mga nakaraang araw. Sabi ko sa kanya nung nabasa ko to na ito. Ito ang pinakapaborito ko sa lahat ng mga sinulat niya. Kasi dito ko nakita eh. Kung gaano niya kamahal ang pagsusulat. At dito ko din nakita kung paano niya ikaw kamahal. Ayaw na ayaw niya baguhin yung ending. Ito daw ang ending na deserve mo. Na deserve niyo. Kung lumingon ka lang nung
Gabing tinawag ka niya pabalik. Baka hindi niya kailangan umibig. Pagpatuloy mo lang pagbasa sa kanya. Naririnig ka pa niya. Masahin mo hanggang ending. Paglabas ni Mika ng elevator ay makikita natin sa mga mata niya ay kung gaano ito kapagod sa trabaho. Nagiinat pa ng ulo't balikat si Mika habang naglalakad sa hallway papunta sa unit niya. Ilang saglit pa'y makakarating din siya sa unit. Bubuksan niya ito at makikita si Yuli na nag-aayos ng mesa para sa hapunan. Ang dami na namang pinaparevise na Direk. Kaya ayokong bumibisita sa set eh. Kala ba nila ganun kadaling mag-revise? Tapos pagdating mo sa opisina, pagagalitan ka pa ni Chang. Okay ka lang? Will you marry me? Naalala mo yung dahilan kung bakit ako nagkaroon ng lakas ng loob na magpagaling. I know what matters to me now. Nung pinuntahan mo ako kaagad sa ato, kung sabi ko, I wanted to spend my future with you. Gusto ko nang simulan yun ngayon. May kukunin si Yuli sa bulsa. Tila kinakabahan na siya sa mga susunod na mangyayari. Muli niyang tatanungin si Mika. Will you marry me? Thank you.
marami pa akong plano sa buhay, di ba? At hindi ako kasama dun. Hindi pa ako handa, Yuli. Kailangan mo magiging handa para sa akin. Kailan ba ako hihigit sa mga plano mo sa buhay? Kailan mo ako pipiliin, Ikay? That's unfair. Araw-araw kitang pinipili. Hindi ngayon. Ngunit bago pa man makalabas ng unit si Yuli ay tatawagin siya ni Mika. Yuli! Hindi niyo malaman kung dapat ba niyong lingunin si Mika o hindi. Hindi kita mapapakasalan ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi kita mahal. Sisimula pa lang ang buhay ko, Yuli. At masayang-masaya ako na ikaw ang kasama ko. Pero bakit kailangan kong mamili? Di ba sapat na mahal kita? Na mahal natin ang isa't isa. Alam ko, marami pa akong plano sa buhay. Pero gusto ko, ikaw ang kasama ko sa paggamit ng mga yun. Pwede ba yun, Yuli? Natatakot ako, Ikay. Natatakot ako kasi pakiramdam ko unti-unti ka nang nawawala sa akin. Hindi ako mawawala. Pero aabot ka naman dun, di ba? Sa panahon na pwede mo na akong pakasalan. Nandit lang ako. Picturean ko kayo. Okay, okay. Lang ha.
Because